Kamusta tropang kalapatids? O si Mac ng Maclone Brothers. For today's video mga tropang kalapatids, may papakita ko sa inyong mga clip dahil may bumalik na ibon sa atin after 7 years. Sa una nga akala ko, ano lang siya mga tropa, yung bihag. Nagulat kami, may biglang bumaba sa bubong. Sabi ko kay Marlon, tingnan, yung pala, may kalapati sa bubong. Yun, doon na nagsimula yung nag-video kami. Akala namin bihag. Tapos akala ko rin mga tropa, yung ibon namin nung MRP, dahil yun yung naalala kong ibon namin na yun, na may MRP kami na kulay green singsing, yun yung dating nagka-bird flu mga tropa, yung dating north namin, nalipat na isabay sa south race sa MRP. Alam ko yun yung ibon, pero nangahuli namin, hindi pala. Akala ko bihag talaga mga tropa. Tapos pinakita ko sa mga kasama namin dito, si kay Lario, kay La Ellis, yung mga partner natin, naalala pala ni Rio, sa atin pala yung ibon mga tropang kalapatids, kaya ang galing ng ibon, 2013, umuwi pa dito, nakaalala. Kaya kung gusto nyo makita yung ibon na yan, please keep on watching. Tropang kalapatids, oh, may lock visitor tayo. Hindi man tayo nakapagpakawala. Kanina pa tayo nagpakawala. Walang kalapati sa labas. Ayan. Recessive red ang kulay, mga tropang kalapatids. Tignan natin kung mapapasok natin siya dito. Run. Kulay green yung singsing niya. Yan, tingnan natin kung papasok. Pero ang tingin ko mga tropang kalapatids, di aalis dahil parang nakatingting yung mga pakpak niya. Ayan, parang nakatistis. Update namin kayo mamaya kung sakaling papasok. Titingnan-tingnan namin, baka maunahan tayo ng pusa. Sayang yung ibon pag nadali ng pusa mga tropa. Yan yung mga yung ibon mga tropa, oh. Brown ang kulay niya, dark na brown. Brown check. Hindi ko lang matandaan kung ibon namin 'to mga tropa. Pero pag MRP yung singsing nito, sa amin 'to kasi may ganyan kaming ibon dati. Na nawala ng derby. Pag MRP yan, sit dito sa atin yan mga tropa. Pero pag hindi, hindi sa atin to. Yan, nakatingting kasi yung pakpak pero parang familiar na familiar sa dito sa lugar na to. Yan, kaso nabago na yung loop natin kung sakaling sa atin to. Yan, na-update namin kay mamaya. Yan, naglalakad-lakad lang siya dito sa bubong. Pabalik-balik. Na-update namin kay mamaya mga tropa. Pag MRP yung ring nito sa atin to. Tropa, bumaba na siya sa landing area natin. Tingnan natin kung matutulak siya papasok. Yun, papasok na siya mga tropa. Yan, silipin natin. Yun, hindi sa atin to mga tropang kalapatids.
BFRC yung singsing niya. BFRC 2013. Yan, sobrang payat mga tropa oh. Pakapayat. Pakatingting pa yung pakpak oh. Yan, lalagay muna natin sa cage natin sa harap para mapatok at mapainom. So, sa update namin kayo mamaya mga tropa. Mga tropa kalpatis, ayan siya. Binigyan natin ng tubig saka pagkain. Ayan, mukhang gutom. Napakanipis ng katawan mga tropa. Baka breeder to na nakawala o kaya may nakadagit dito, tinintingan. Pero magulang na ibon, 2013 pa mga tropang kalapatis eh. Pero gutom na gutom, yaan muna natin siyang makakain dyan, makainom. Tapos mamaya, a-update namin kayo. Hanapin natin yung may-ari nito mga tropa. So yun nga mga tropa, nakita nyo yung mga video clip na na-video ko kaninang umaga nung hinuhuli yung ibon. Kaya pala kung sa siyang bumaba sa bubong, tapos nakita nyo, apakadali rin niyang papasukin sa loop natin, kaya pala medyo familiar na pala siya doon, pero hindi na yun yung loop natin. Yung ibon na to, pali yan yung unang-unang loop pa natin mga tropa nung una tayong sumali sa karera. Kasi 2012 tayo kung nagsali sa karera, yon 2013 tong ibon na to. Ang kwento dyan mga tropa kalapatids, may nabili kami sa may likod ng palengke na ibon young bird na naka BFRC 2013. Tapos tinuruan ko, nilipat ko, alam ko tinigil ko, yung pala binili sa akin ni Rio yun. Naalala ko na binili ni Rio, tapos siya nagbreed, tapos nai-out din niya yata mga tropa. Ito yung conversation namin ni Rio na siya yung nakaalala na dito pala galing yung ibon, kaya pala pamilyar na pamilyar yung ibon pagbaba sa bubong. Nakita nyo, pag-alagala lang, tapos nung pagbunta niya sa landing board, naitulak na. Kung ibang ibon yun mga tropa, sisipat at sisipat dahil hindi niya tayo kilala. Pero siguro naaalala niya na, naaalala niya tayo tapos yung lugar. Kaya nung medyo tinulak natin sa trapdoor, nakita nyo, pumasok na siya. Kaya pala medyo talagang alam niya yung area natin, alam nila yung loop natin, alam niya yung lugar natin mga tropa. So nandito yung ibon niya, nakita niya naman, binigyan ko tubig at pagkain kanina mga tropang kalapatis. Saya sa totoo lang talaga, hindi ko maalala to ibon kung di lang sinabi ni Rio. Pero iba na rin ang itsura ng ibon, di ko rin yan ganyan yung tanda kasi medyo bata-bata pa nun. Tapos iba na itsura kasi way back 2013 pa mga tropang kalapatis. Kaya hindi rin kami ano, ako hindi 100% sure, pero si Rio siguradong sa amin daw galing to. Pero na-i-out na mga tropa. Kahit ano mangyari mga tropa, sa amin man to galing o hindi, eh na-i-out ko naman dati. Iyahanapin pa natin may-ari, may patunay. Ibabalik natin yan mga tropa kalapatids, hindi natin pag-iintilisan. Atin man yan o hindi, eh nung way back 2013, naibenta pala natin kay Rio nun. Oh, tapos na-i-alis din niya o nawala. Ewan ko lang kung paano nangyari doon kay Rio. Kaya kung sino yung recent na may-ari, yung ngayon, bago nakawala siguro sa kulungan to, breeder kasi nakatistes. Ibabalik natin, basta patunay lang mga tropa kung sa inyo to. So ito yung ipo no. Binigyan ko siya ng patuka. Saka inumin kanina, nakita nyo naman. Tapos nakita nyo, balbon. Ito yung natandaan ni paring Rio. Medyo balbon talaga nun. Pero ngayon, sumusto raw ng sobrang balbon. Yan. Ito, 2013 na may peel. Ayan yung sinasabi niya sa akin. Sakto nga mga tropang kalapatid sa yan. Di ko napapakita yung ring number dahil balak natin din ibalik kung sino yung mismong nagmamay-ari na nito. Dahil hindi na rin naman kami may-ari nito, bali siguro naaalala lang na alam niya tong lugar na to. Siguro nakawala tapos medyo nagawi dito. Nakaalala. Iba talaga ang homing instinct ng mga ibon natin mga tropang kalapatid. Ito yung ibon no. Ito palagay ko katutubo lang oh, nakita nyo ang haba, katutubo lang, galing din sigurong tingting kasi yun no, tatlo yung nakatingting sa kabila yan, tistes. So eto siguro tinanggal o kusa nang naglugon yung ibon. Ayan na, tubo na to, kaya siguro nakalipad-lipad kasi makakalipad na talaga mga tropa. Tingnan nyo ang lalapad ng mga bagwis.
So yan yung ibon. Siguro palagay ko hindi malayo yung lock na pinag-alisan nito dahil medyo nakatingting, hindi ito makakalayo ng husto. Siguro dito lang yan around sa Balagtas area o yung mga malapit sa lugar namin. Siguro yun lang yung lock ng pinagpakawalaan niya o nakatakas man siya, binenta o kung ano man ang nangyari. Yan, mabalik na lang sa tunay na may-ari. Kaya kung nanonood yung may-ari, PM lang kung sa inyo tong ibon na to. Dun sa amin man to, dati na yun mga tropa, hindi na sa atin na ito, kaya hindi natin to aariin. Yan. Pero hangkat maaari, alagaan natin hanggat walang nagki-claim. Dahil 2013 to eh. Pag pinawalan natin to, wala rin mga tropa, walang uuwian. Kasi nga, breeder na sigurado to, breeder na to, nakakulong na lang to sa cage siguro. Tapos na-tsempuhan lang siguro na nakawala. Hindi na siguro napansin ng may-ari yung paghaba ng mga bagwis niya. Humaba na kasi eh, baka nakatingting to, nakabreed, eh naglugon. Hindi niya na napansin na naalis na pala yung mga nakatistes, tumubo na ng panibago, nakasibat na yung ibon. So lalagay na lang muna natin dito, yan. Bigyan lang ng patunay, kahit picture, kahit di nyo tanda yung ring number nito. Kahit, anong patunay, siguro naman tayo, pag may ibon tayong bago, kaya may breeder, may magkaanak yan, pinipicture-picture na natin. Yun lang, ang katibayan, babalik natin to. Ito, para ako siya mga tropa. Dito muna siya, baka mamaya may dalang sakit, makakahawa pa sa ibon natin. Kaya dito muna natin siya ilalagay. Yan medyo ano pa, basa yung mga dumi niya eh. Pero yung nakakain siya, ayan, medyo gumanda-ganda yung droppings. Papainom na lang natin ng mga glucose, electrolytes ang makarecover. Kasi napakanipis na katawan mga tropa. Hindi lang halata siguro dahil sa balahibo niya. Pero pagka hawak nyo, napakagaan ng ibon na sobrang payat. Kaya yan siguro tataba siya. Baka ilang araw na rin siyang kagala-gala, lipad ng lipad. So, babalik natin. Yan, nakakatuwa lang. 7 years. Pero hindi tayo nag-breed niya, kaya talaga hindi ko maalala. Binili natin yan ng young bird pa lang. Yan, sa may likod ng palengke. Ang magulang niya, muntik nang manalo ng summer race. Santaan na lang hindi nag-clock mga tropang kalpatis. Pero umuwi 690 plus nung na-clock. Tapos ang kwento niyan, dapat pasok talaga sa 700 minimum speed. Ang nangyari, wala doon yung totoong may-ari, pamangkin lang nag-abang. Nung nandun na, nataranta. Nung pinapapasok sa trap, lumipad pa yung ibon sa malayo, doon na naabutan ng cut-off. Ang laki sana ng potential na mag-champion yung nanay niya. Kaya nabili natin yun way back 2013, mga tropang kalapatis. Young bird na young bird pa, tapos tinuruan natin dito. Binili ni Paring Rio. Tapos na-out lang din siguro ni Paring Rio o nawala sa kanya. Pero kung nawala sa kanya, dito naman babalik. Pero kung naibenta niya, ayun na. Pero hindi na tayo may-ari niyan. Babalik natin mga tropa. Yan, mga tao. Yan, PM lang kung sa inyo to. Popost din namin to sa Facebook namin para mas maraming makakita. Tapos kayo, kung nanonood kayo, may alam kayong ganitong ibon na kaibigan nyo, PM lang sa Maclone Brothers to. Babalik natin yan. Hindi na natin pag-iinteresan yan. Dami na natin ano dito. Dami na natin ibon. Hindi na tayo mag-iinteres. Sa amin man yan o hindi, dati man sa amin yan, dati na yun. So hindi na sa amin yan mga tropang kalapatis. So yun lang yung video ngayon mga tropang kalapatis, sana nag-enjoy kayo. Kaya kung ikaw, bago ka sa channel namin, welcome sa Maclone Brothers TV. Kung ikaw nanonood ka at hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na, click mo na rin yung notification bell para updated ka sa latest uploads namin. Yun lang mga tropa, maraming salamat.